I will commit a good part of the Philippines revenue capital dito sa Basilan, Pulo, Tawi Tawi, pati itong arm. Among sa arm areas, ang pinaka-peaceful is Tawi Tawi. Second, yung beautiful beaches, nandun din sa Tawi Tawi. Tapos mga flights niya, two flights every day ay pumupunta rin ng Tawi Tawi. So maraming pwede puntahan sa Tawi Tawi, yung Bongao. Tapos yung mga beaches nila, yung first historical site ng Muslim mosque ay doon din sa Simunul. Kaya marami silang dapat puntahan. Isa sa pinakamagandang tanawin dito sa Tawi Tawi, itong Bongao Peak, kung saan sinuportahan ng DPWH-ARMM ang paggawa ng access road tungkol dito at saka ang pag-develop ng ecotourism park na ito. Puntahan natin at titingnan natin yung progress ng pag-develop ng access road and ecotourism park ng Bongao. Maakyat sila, nakikita nila yung daan na mas gumanda. Kasi dati, nung wala pa itong daan, eh medyo mahirap, mag-scroll tayo, madulas. Ngayon, nung nasemento na natin, tapos napinturahan, gumanda yung itsura. At saka dahan-dahan na, pati yung mga matatanda at mga bata, nakakaakyat na rin. Bihira po tayo makahanap ng isang conservation na bundok na puro bato tapos may monkeys. Kiasin natin for 30 to 1 hour depende sa speed ng pagpunta sa taas. Dito po tayo ngayon sa isang waiting shed po kung saan ginawa po natin ito para sa mga matatanda, mga bata, at saka mga babae or mga lalaki na napapagod na gusto magpahinga. Dati kuya, gano'ng katagal yung pag-akyat ninyo nung wala pa ng daan? Mga dalawang oras. Dalawang oras. Ngayon meron ng daan? Mga isang oras na. So, kanina may nakita kaming bumaba. Mga may dalawang mga bata na with their belief. May pinapagambag dun sa taas, humihingi ng tulong. So yun, I believe ng mga tao namin dito sa Tawi-Tawi. Hopefully, marating natin yung taas, doon natin makikita or overlooking view ng Tawi-Tawi, especially dito sa Bongao. Dito na tayo sa area kung saan maraming mga unggoy. At kaya may baon tayong saging, hindi lang para sa mga naglalakad, kundi pati yung sa mga unggoy.
na yung mga ninuno nila dito rin nakatira dati. At ang maganda rito, na-preserve yung natural habitat at saka yung natural forestation dito. Ito to ha, tingnan natin kung marunong mag-catch yung ungoy. Alright! Galing. Galing ha. Sa mga monkeys naman, dati may mga kumukuha, pero ngayon pinagbabawal natin. Ito, pinapalakasan natin yung information drive natin na ina-announce natin sa radio. Pumupunta kami sa mga schools to tell them na alagaan natin yung budbunggaw kasi ito yung kailangan natin i-preserve para sa future generation na makita nila na mas gaganda pa yung budbunggaw. Dati, pag akyat natin dito, tapos umabot ka sa taas, naabutan ka ng umuulan, no? Ang hirap bumaba. It's either baldado ka nakarating sa baba or puno ka ng putik. Kasi you can just imagine na very steep, tapos puno ng bato at saka putik. So, pagbaba mo, mahirap i-control yung balance na madulas yung daan. Itong nakikita natin, actually, hindi ito cave. Parang cave lang na dahil sa rock formation niya, na parang may dati siguro naulog yung bato na malaking bato, parang nagkaroon siya ng butas. Pero hindi ito masyadong malalim, hanggang mga about 5 meters yung lalim niya. Ito yung mga tinatawag na with sacrifice and passion na talagang gusto natin makamit yung kung ano yung maganda para sa stakeholders at magagamit dito sa pag-akyat ng misteryoso at mahiwaga at historic na budbunggaw. Anong diferensya ng dati? Wala pang kompletong hagdan na ganito. Mas delikado bang akyatin dati? Oo. Gano'ng kadelikado? Maraming mga bato doon na sa daanan at mahirap lakarin. E pag-umulan pa? Na pag mag-umulan pa, na yung mga tao. Pero nadulas mayroon. Kasama namin doon sa... Nadulas? Nadulas. Umulan pa na? Ano po yung inspiration sa design natin dito sa Siyempre, kasi kung makikita mo yung tao, yung mga kapito, parang nag-enjoy na talaga sila pag-akyat. Lalo-lalo sa Saturday, sa Sunday, mas marami, mas dumarami yung market dito. Nag-iba ba ito compared sa wala nag-iba, pa yung iba? Mas nag-iba, kasi mas dumarami yung nag-akyat dito. Dati, mga ilan yung... Dati ko kunti lang yung pumupunta lang sa tampat ang pupunta dito. Pero ngayon, yung sight-seeing talaga, yung ano, panoramic view, na-enjoy talaga sila. Hello everybody, dito mga 90% na tayo going up, so mga 10% na lang maabot na natin yung Bongao peak. So at right side namin, yun ang island of Simunul, municipality of Simunul. So, at last, nandito na tayo sa Bongao peak. Sa ngayon, kita ninyo kanina Simunul. Dito sa harapan natin, Sibuto Municipality. Yung isa may isang bundok doon. Yun, Sibuto Municipality. Sa likod noon, si Tangkay Municipality. So, kung dito kayo, na ito, Malaysia na to. So, nakita ninyo, may mga foreign boat dumadaan dito. So, more probably around mga
to 100 to 200 foreign boats ang dumadaan dito. Per day. Per day. Per day. Wow. At the same time, i-welcome po na rin po kayo. I-welcome po kayo dito sa Bongao, Tawi Tawi, sa Bud Bongao na umakyat. Peaceful po tayo. Huwag kayong mag-alala sa security natin. Very peaceful po yung mga tao dito. At saka nakita nyo naman, maganda po yung sceneries dito sa Bud Bongao. Handang-handa na talaga yung ARMM through dito sa Tawi Tawi para sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Lalo-lalo na magkakaroon na tayo ng Asian Integration. Na hopefully, one of these years, pwede ng pagdaungan, refueling station, itong Bongao, Tawi-Tawi, pwede na siyang maging parang future Malaysia, future Singapore ng Southeast Asia. Visit lang po kayo dito sa amin, sa Bongao Tawi-Tawi or dito sa province namin. Lahat kayo, open pong Tawi-Tawi para sa lahat. At kayo dito, huwag niyo kalimutan, Tawi-Tawi. At pasalamat tayo nga sa partnership natin with the municipality of Bongao and of course the provincial government of Tawi-Tawi at yung mga mababait, magaganda pocket na mga LGUs and kababayan natin dito sa Tawi-Tawi for their positive support to maintain and to ensure the sustainability itong Bongao Peak project natin.